ang tipan ni Dan, ang ikapitong anak ni na Jacob at Bilha. Unang kabanata, si Dan, ang ikapitong anak ni na Jacob at Bilha, yung nagseselos. Nagpayo siya laban sa galit na nagsasabing ito ay nagbibigay ng kakaibang pangitain. Ito ay isang kapansin-pansing thesis sa galit. Ang kopya ng mga salita ni Dan na kanyang sinabi sa kanyang mga anak sa kanyang mga huling araw sa 125 taon ng kanyang buhay. Sapagkat tinipon niya ang kanyang pamilya at sinabi, "Dinggin ninyo ang aking mga salita, kayong mga anak ni Dan, at makinig sa mga salita ng inyong ama. Napatunayan ko sa aking puso at sa buong buhay ko na ang katotohanan na may makatarungang pakikitungo ay mabuti at lubos na nakalulugod sa Diyos, at ang pagsisinungaling at galit ay masama, sapagkat itinuturo nila sa tao ang lahat ng kasamaan. Ipinagtatapat ko sa makatuwid sa araw na ito sa inyo, aking mga anak, na sa aking puso ay ipinasya ko ang pagkamatay ni Joseph na aking kapatid, ang totoo at mabuting tao. At ako'y nagalak na siya'y ipinagbili, sapagkat siya'y minahal ng kanyang ama ng higit kaysa sa amin. Sapagkat ang espiritu ng paninibugho at pagmamataas ay nagsabi sa akin, ikaw rin ay kanyang anak. At pinukaw ako ng isa sa mga espiritu ni Belial na nagsasabi, kunin mo ang tabak na ito at patayin mo si Joseph. Gayon, mamahalin ka ng iyong ama kapag siya ay namatay." Ngayon, ito ang espiritu ng galit na humimok sa akin na durugin si Joseph gaya ng pagdurog ng leopardo sa isang batang kambing. Ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos ng aking mga ninuno na siya'y mahulog sa aking mga kamay upang siya'y aking masumpungang nag-iisa at siya'y aking mapatay at mapahamak ang pangalawang tribo sa Israel. At ngayon, mga anak ko, Masdan, ako ay namamatay at sinasabi ko sa inyo ang katotohanan na maliban kung iingatan ninyo ang inyong sarili mula sa espiritu ng pagsisinungaling at galit at ibigin ang katotohanan at mahabang pagtitiis, kayo ay mapapahamak. Sapagkat ang galit ay pagkabulag at hindi pinahihintulutang makita ng sinuman ang mukha ng sinumang tao ng may katotohanan. Sapagkat bagaman ito ay isang ama o isang ina, siya ay kumikilos sa kanila bilang mga kaaway. Bagaman ito'y kapatid, hindi niya nakikilala. Bagaman ito ay isang propeta ng Panginoon, siya ay sumusuway sa kanya. Bagaman isang taong matuwid, hindi niya siya pinapansin. Kahit kaibigan, hindi niya kinikilala. Sapagkat ang espiritu ng galit ay kinukulong siya ng lambat ng panlilindang at binubulag ang kanyang mga mata. At sa pamamagitan ng pagsisinungaling ay nagpapadilim sa kanyang isip at nagbibigay sa kanya ng sarili nitong pangitain. At ano ang nakapaloob dito sa kanyang mga mata? Na may galit sa puso upang mainggit sa kanyang kapatid. Sapagkat ang galit ay isang masamang bagay, mga anak ko, sapagkat ito ay bumabagabag maging sa kaluluwa mismo. At ang katawan ng taong galit ay ginagawa nito ang sarili nito, at sa kanyang kaluluwa ay namumuno, at ipinagkakaloob nito sa katawan ang kapangyarihan upang magawa nito ang lahat ng kasamaan. At kapag ginawa ng katawan ang lahat ng mga bagay na ito, inaaring ganap ng kaluluwa ang ginawa dahil hindi ito nakikita ang tama. Kaya't ang nagagalit, kung siya ay isang makapangyarihang tao, ay may tatlong ulit na kapangyarihan sa kanyang galit. Isa sa tulong ng kanyang mga lingkod at ang pangalawa sa pamamagitan ng kanyang kayamanan kung saan siya ay nanghihikayat at nagtatagumpay ng mali. At ikatlo, na may sariling likas na kapangyarihan ay ginagawa niya ang kasamaan. At bagamat ang taong galit na galit ay mahina, gayunpaman siya ay may likas na dalawang ulit na kapangyarihan, sapagkat ang galit ay laging tumutulong sa gayong kasamaan. Ang espiritong ito ay laging sumasama sa pagsisinungaling sa kanang kamay ni Satanas, upang ang kanyang mga gawa ay maisagawa ng may kalupitan at pagsisinungaling. Unawain ninyo sa makatuwid ang kapangyarihan ng puot na ito ay walang kabuluhan. Sapagkat una sa lahat ay nagbibigay ng pagkagalit sa pamamagitan ng salita. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng mga gawa, ito ay nagpapalakas sa kanya na nagagalit. At sa matinding pagkatalo ay ginugulo ang kanyang isipan. At sa gayon ay pinupukaw ang kanyang kaluluwa sa matinding puot. Sa makatuwid, kapag ang sino man nagsasalita laban sa inyo,
huwag kayong magalit. At kung ang sino man ay pumupuri sa inyo bilang mga banal na tao, huwag kayong mangagtaas. Huwag kayong makilos sa kaluguran o sa pagkasuklam. Sapagkat una, ito ay nakalulugod sa pandinig, at sa gayon ay ginagawang masigasig ang pag-iisip na maunawaan ang mga dahilan para sa pagkagalit. At pagkatapos magalit, iniisip niya na siya ay makatarungang nagalit. Kung kayo ay mahulog sa anumang pagkawala o kapahamakan, aking mga anak, huwag kayong madalamhati. Sapagkat ang mismong espiritong ito ay naghihikayat sa isang tao na maghangad ng bagay na nasisira, upang siya ay magalit sa pamamagitan ng paghihirap. At kung kayo ay kusang loob na dumanas ng pagkawala o hindi sinasadya, huwag kayong mabalisa sapagkat sa kapighatian ay nanggagaling ang puot na may kasinungalingan. Bukod dito, ang dalawang beses na kasamaan ay puot na may kasinungalingan at tinutulungan nila ang isa't isa upang guluhin ang puso. At kapag ang kaluluwa ay patuloy na nababagabag, ang Panginoon ay humihiwalay dito at si Belyar ay namumuno sa kanya. Kalawang kabanata, isang propesiya ng mga kasalanan, pagkabihag, mga salot at sukdo ng pagsasauli ng bansa. Pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol sa Eden. Sundin sa makatwid, mga anak ko, ang mga kautusan ng Panginoon at sundin ang kanyang batas. Lumayo kayo sa puot at kapuotan ang pagsisinungaling upang ang Panginoon ay manahan sa gitna nyo at si Belyar ay lumayo sa inyo. Magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa kanyang kapwa. Sa gayon hindi kayo mauhulog sa puot at pagkalito. Natapwat kayo magiging sa kapayapaan. Nataglay ang Diyos ng kapayapaan. Sa gayon hindi mananaig sa inyo ang digmaan. Mahalin ang Panginoon sa buong buhay nyo at ang isa't isa ng may tapat na puso. Nalalaman ko na sa mga huling araw ay lalayo kayo sa Panginoon at gagalitin nyo si Levi at makikipaglaban kay Judah. Ngunit hindi kayo mananaig laban sa kanila, sapagkat pareho silang papatnubayan ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat sa pamamagitan nila ay tatayo ang Israel. At sa tuwing kayo ay humiwalay sa Panginoon, kayo ay lalakad sa lahat ng kasamaan at gagawa ng mga karumal-dumal na bagay ng mga hintil, na nakikiapit sa mga babae ng mga makasalanan, habang sa lahat ng kasamaan ang mga espiritu ng kasamaan ay gumagawa sa inyo. Sapagkat nabasa ko sa aklat ni Enoch, ang mabuti, na ang inyong prinsipe ay si Satanas, at na ang lahat ng espiritu ng kasamaan at kayabangan ay magsasabwatan upang patuloy na labanan ang mga anak ni Levi, upang sila ay magkasala sa harapan ng Panginoon. At ang aking mga anak ay magsisilapit kay Levi, at magkakasalang kasama nila sa lahat ng bagay, at ang mga anak ni Judah ay magiging sakim, na mananamsam ng mga pag-aari ng ibang tao na parang mga leon. Kaya nga kayo ay dadalihin palayo kasama nila sa pagkabihag, at doon ay tatanggapin ninyo ang lahat ng mga salot ng Ehipto at lahat ng kasamaan ng mga hintil. At sa gayon, kapag kayo ay bumalik sa Panginoon, kayo ay magtatamo ng awa, at siya ay magdadala sa inyo sa kanyang santuario, at siya ay magbibigay sa inyo ng kapayapaan, at babangon sa inyo mula sa tribo ni Judah at ni Levi ang kaligtasan ng Panginoon. At siya ay makikipagdigma laban kay Belyar. At magsasagawa ng walang hanggang paghiganti sa aming mga kaaway. At ang pagkabihag ay kukunin niya mula kay Belyar ang mga kaluluwa ng mga banal. At ibabalik ang mga masuwaing puso sa Panginoon. At ibibigay sa kanila na tumatawag sa kanya ang walang hanggang kapayapaan. At ang mga banal ay magpapahinga sa Eden at sa bagong Jerusalem. Ang mabubuti ay magsasaya. At ito ay magiging sa kaluwalhatian ng Diyos magpakailanman. At ang Jerusalem ay hindi na magtitiis ng pagkatiwangwang ni ang Israel ay dadalhing bihag, sapagkat ang Panginoon ay nasa gitna nito, namumuhay sa gitna ng mga tao. At ang banal ng Israel ay maghahari dito sa pagpapakumbaba at sa kahirapan. At ang sumasampalataya sa kanya ay maghahari sa mga tao sa katotohanan. At ngayon, matakot sa Panginoon, mga anak ko, at mag-ingat kay Satanas at sa kanyang mga espiritu. Lumapit sa Diyos at sa anghel na namamagitan para sa inyo, sapagkat siya ay isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. At para sa kapayapaan ng Israel, siya ay tatayo laban sa kaharian ng kaaway. Kaya't ang kaaway ay nananabik na wasakin ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Sapagkat alam niya na sa araw na magsisi ang Israel,
ang kaharian ng kaaway ay mabawakas, sapagkat ang mismo anghel ng kapayapaan ang magpapalakas sa Israel upang hindi mahulog sa kasukdulan ng kasamaan. At mangyayari sa panahon ng katampalasanan ng Israel na ang Panginoon ay hindi hihiwalay sa kanila, kundi gagawin silang isang bansang gumagawa ng kanyang kalooban, sapagkat walang sinuman sa maanghel ang magiging kapantay niya, at ang kanyang pangalan ay malalagay sa lahat ng dako sa Israel at sa gitna ng mga hentil. Sa makatwid, ingatan ninyo ang inyong sarili, mga anak ko, mula sa bawat masamang gawain, at iwaksi ang puot at lahat ng kasinungalingan, at ibigin ang katotohanan at mahabang pagtitiis, at ang mga bagay na inyong narinig mula sa inyong ama ay inyong ibigay din sa inyong mga anak upang kayo ay tanggapin ang tagapagligtas ng mga hentil, sapagkat siya ay totoo at may mahabang pagtitiis, maamo at mababa, at nagtuturo ng batas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Lumayo sa makatwid sa lahat ng kalikuan at kumapit sa katuwiran ng Diyos, at ang inyong lahi ay maliligtas magpakailanman. At ilibing niyo ako malapit sa aking mga ninuno. At nang masabi niya ang mga bagay na ito ay hinagkan niya sila at nakatulog sa mabuting katandaan. At inilibing siya ng kanyang mga anak. Pagkatapos ay binuhat nila ang kanyang mga buto at inilagay malapit kay Abraham at kay Isaac at kay Jacob. Gayunpaman, si Dan ay nagpropesiya sa kanila na kanilang kalilimutan ang kanilang Diyos at dapat na ihiwalay sa lupain na kanilang mana at mula sa lahi ng Israel at mula sa pamilya ng kanilang mga binhi.